Sangalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon ang selbang heri. Hati ni Jesus. Mahalaga rin mabuhay, isa buhay na lahat na itinuro sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungkol sa lahat. Kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sumati na wa ang kababaang loob nang makita natin ang kaharian ng Diyos bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at kagalakan. At sa gayon magpulot ito ng mabuting bunga sa ating buhay. Mga kapatid, inipon tayo bilang kaalin ng kanilang Diyos. Kaya dumulog tayo sa maway ng Panginoon na kapatawad ng Diyos. Sino bang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpagaling niya yung mga makasalay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtong ba sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama namin, mga pagyariyang ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagalo mo ang iyong mga utos sa aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin namin tanggapin upang sa anumang magbabago sa paligid namin, manatili maatag ang aming kalooban sa tunay na kasiyahan matagpuan sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang inisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nila ako ang magpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Libya, mga dakong sanay sa paggamit ng para. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban at sa mga baybayin hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karuahe at karito, tulad ng papapadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkat ang pag-ibig
Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangarap ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salita nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag kang panghinaan na loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niya, anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sino ang hindi itunuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon, lalasak tayo ng makapayapaa, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya palakasin ninyo ang inyong lupay-pay na katawan at tipunin ang nalalabing pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang magpilay, kundi kumaling ang paa na linisan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa labas. At darating ang mga tao buhat sa sila.
silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dumulog sa apag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Pag sumikapang pumasok sa makipot na pintuan, ang paghahari ng Diyos ay may makipot na pintuan. Kayo paanyayan ay pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo ay magsumikap na pumasok dito. At maliwala po na ipinamamanin ko sa atin na sa ikalawang pagbasa, ay pinahayag na mayroong pagkatama, mayroong pamamaraan ng pagkilos. Kung tawagin nga po natin ay disiplina na kinakailangan sa kadupanan para tunay na makapasok sa nabanggit na makipot na pintuan. Yun po yung maliwanag na narinig mo natin sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. Lumakad kayo sa daan patuloy upang hindi tuloy ang mapilay kundi gumaling ang paang nalinsan. Mayroong pamamaraan ng pagkilos. May bahagi ko. Di ba pwedeng sabihin natin na ang gusto kong pakarating sa langit? Hindi ka naman nagsisipa. Bahagi yun ako sa aming ipinamamanig ng purong itaba. Ito yung panyaya na ipinahayag ng purong itaba na patuloy niyang pinapaalala. Itinutuwin niya tayo. At yung patuloyin na ito ay yung kalimitang gamit natin ng pag-disiplina. Katulad mo siguro ng isang atleta na hindi mo makakamit yung medalyon kahit na bronze, no? Kung hindi mo sinanay ang sarili mo sa nabanggit na pagkilos. Ganun din ang paghahari ng Diyos. Ang kaligtasan, po ay biyaya na yung pinagkakalawan ng buong ikabahan. Yan po naman ay huwag natin kalimutan. Pagkakalit ito ay isang biyaya na yung pinagkakalawan ng buong ikabahan ay para maipahayag din natin na tinatanggap po ang nais kong pakinabangan yung kaligtasan ang dulot ng Panginoon may kinakailangan akong gagawin. At ito yung mga turo na ipinamanig ng ating Panginoong Jesucristo na dapat natin isa katupara. Pamamaraan ng pagkilos na kinakailangan natin gawin. At paano po natin ito mahihin na may isa sa katupara? At yun po limbawa nung nabanggit ko, no? ay yung pagsisipa pangaraw ng Linggo na may pahayag po natin yung pag-iwas sa kasalanan, ang paggawa sa kabutihan. Hayaan po natin at turuan tayo ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias na ipinamanig po rito na ano ito, yung katulad na pinahayag po ni Propeta Isaias na tulad ng paghahandog
tinatawag po natin offertory table, paghahandog ng sarili, paghahandog ng sarili. Kasi bahagi mo ng pagtugon, ano man yung pagkaya na ibinibigay ni Jesus, kuminsan po ay meron tayong mga kadahilanan para hindi natin ito may isa kadumpara. Pero may nakailangan rin yung magkaroon tayo ng puso na handa tayong magandong ng sarili. Yung pagkaya na ibinigay po rito sa unang pagbasa, sa mga salita ko, binahagi po ni Propeta Isaias. Anong sabi po rito? Ni Propeta Isaias, sabi niya ay sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamilyo, karwahi at karimot. Tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo na kalagay sa malinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay bibita. We have to learn to offer ourselves. Kaya po sa loob ng palagang pagduriwo ng isa, mayroong section ng offering. Pagkahandog. Ano itong iahandog? Well, yung comment po natin na itinuturo sa atin, yung tatlong D. Time, treasure, and talent. Yung pagbibigay mo ng panahon para sa paglilingkod sa Diyos. Yung kayamanan, yung iyong kakayanan, magaling kang magturo, pwede kang maging katekista, magaling kang pumanta, pwede kang maging choir. Bahagi yun ako saan ay ipinamamali ko sa atin. Sabagat, hindi yung pwede na tawagin po natin yung pagpugol sa panawagan ng buong nakapal ay maging lip service lamang. Puro salita. Panginoon, kung gusto ko pong makarating sa iyong kaharian, ay, hindi. Kung talaga gusto natin makarating sa kaharian ng Diyos, kinakailangan nating matutong maghandog ng ating sarili. Hindi ko ganun sabihin ng mga ama, ng mga tahanan na, mahal ko yung aking pamilya, pero hindi ako magkatrabaho. Hindi. Hindi mo pwede sa sasabihin ko ng isang may asawa na mahal ko yung aking asawa pagkatapos ay pababayaan ko na lamang siya. May mga pangkilos sa dapat na isa kapag. Bakit ka po kuminsan, no? May makita po natin na nakapamangha na may mga pangulat na hindi lamang po nagkatrabaho para makapag-aral yung kanilang mga anak sa kolehiyo. Ngunit na rin, kanila nagtitipid. Nagtitipid na hindi makabili ng maro, makapagtapos lamang ang kanilang anak sa kolehiyo. So bakit kinakailangan maghandog ka ng iyong sarili? At ito rin po yung kinakailangan natin para matugunan natin yung paanyaya ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan na kung tunay na kinikilala natin na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan maghandog tayo ng ating sarili. At pag sinabi natin paghahandog, tuwag na po na ipinahayag po ng aklat ni Propeta Isaias, ay alin, ito ay hindi po ito barter. Pag sinabi natin barter, may kapalit. Hindi sapagkat ikaw ay nagbigay. Halimbawa, ikaw ay nagtunitin. Kinakailangan na ilagay mo sa lamin na yung pangalan mo. Ako po yung natutuwa ko minsan sa mga may mga tumutul na si Father, huwag yun ang sabihin yung pangalan ko. Ano ang limos na lamang?
ay yung mga bagay na binibigay ni Jesus, yung kapalit mo ito na sa langit. Hindi po komersyo. Hindi po ito tindahan na kinakailangan mong ibenta na may presyo na maging bahagi po ng pagkilos natin. Pwede po yung diocese, may mga pagkilos na nais na pong ipamanin ng diocese. Tumisa din po sa mga sakramento. Well, ito po ay ipinaplano pa lang kasi ngayon ay nasa aral set system pa tayo na magkano po yung binyag pattern para pag binabayaran yung binyag. Nais mong alisin ito pero inianda pa po yung mga pamamaraan kung paano isang atumpara. So dapat, hindi ka lamang dapat ang bibigay so dapat magpapabinyag ka. Hindi, dapat pusang loob na ipinagkakaloob mo. Kasi yung sistema na ginagamit natin ngayon ay parang pinabayaan. Magpapabinyag ka, may bibigay ka. Kung isa hindi mo intindihan ang tama pag sinabi yung donasyon, hindi bayad dyan. Sabagat, hindi mo pwedeng bayaran ang grasya ng Diyos. Pero dahil kapag katanggap ka ng sakramento, tsaka ka lang nagbibigay. Kaya po kumisan yung ay-iyaya rin, ay bayan. Hindi ho. Pero ito yung nais pangbigyan ng pansin. Hindi pa ulo malabas yung catechesis ng diocese. Pero nais na ipapanig na alin, dapat ito ay paghahandog. Paghahandog ng iyong sarili, paghahandog ng iyong panahon, paghahandog ng iyong kayamanan, paghahandog ng iyong talento. At ano yung paghahandog? Kung ano lang yung meron ka, hindi ka pipiligin. Kasi kapag pinilig ka, hindi nahandog yun. Sabi kita na yun. At ito yung panyayan na pinapamaning ng buong kitabang. Tunay lamang natin na maintindihan ang pagtugon sa paanyayan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan na ipinamanin ko sa atin sa unang pagbasa. Mayandog natin ang ating sarili sa malinis na lalagyan. Ano yung malinis na lalagyan? Tungkol lang po na ipinahayag natin. Walang kapalit. Walang presyo. Bahagi yung akong saan ay magdampanan natin. Bakit? Dahil nakilala ko na Jesus, na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, tuwing pagdiriwa ng misa, mayroon tayong offertory table, nandun yung mga iahandog natin, tawag natin ay offertory table. Pero hindi lamang po yan. Tayo pong lahat ay offertory table. Kinakailangan na maging lalagyan tayo, malinis na lalagyan ng paghahandog sa Diyos. Ang mahalaga ay masabi natin, Panginoon, ito ako ngayon, ito yung inihahandog ko ng aking sarili. Para ano? Para tunay kong pakinabangan ang buhay na walang hanggan. Para tunay akong makarating sa iyong kaharian kahit na ito ay mayroong makipot na pintuan. Siguro po ay bahagi ng aming pagkilos na ito ang bigyan natin ng higit na pagkinilan. At ipinamamahit ng buong may kapang na yung buong mga iba pang mga dapat na isang ato para maging madali kapag nasanay tayo. Kapag nasanay tayo na ihandog natin yung ating sarili sa gawain. Kaya po kung isa, makita po natin yung pag-iwas sa anumang uri ng
kasamaan at paggawa ng kabutihan naging madali. Bakit? Sanay na tayo. Sanay na tayong magandog ng sarili. Kapag sanay kayo na maging makasarili, mahirap. Mahirap inyong mayandog ang inyong sarili. Hindi kayo makapapasok sa makipot ng pintuan. Mahirapan kayo. Bakit? Puno-puno kayo ng inyong sarili. Ito yung panayang itinapahay ng Pumay Kapanal. Tayo ay minuturo din sa lahat sa pamamaraan na ipinakita sa atin ng aming Panginoon Jesucristo. Ang dakilang handog ng Ama para sa kaligtasan natin. At tulutusin po, ang hinihingin sa atin ay samahan siya. Samahan siya sa paghahandog ng kanyang sarili para makamit natin ang buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng buong may kapal. Kaya nga, anong nakita po natin sa Ebanghelyo natin ngayon, bakit yung iba ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos kahit na sila ay kasama nila sa pagkain, kahit na ay naroon sila kung si Jesus ay nangaral. Si bakit? They simply become spectators. Manunod lang. They have not participated. Hindi sila nakapag-andog ng kanilang sarili sa pagkilala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po, bahagi ng pagtiro, may sabi namin ni Padre, ay ano ang iyahalo ko? Maliwanag ang pagdaya ko kung ano lang ang mayroon ka. Kahit na yan sabihin mo, napakakunti. Ang mahalaga lang ay ibahagi mo. Ano yung maibibigay mo sa harapan ng buong ikapang. At makikita po natin, makita po natin, marami pala yung itinagkaloob ng Diyos. Hindi lang natin napansin na pwede natin ibalik sa kanyang harapan. Kasi kung tutusin naman, yung lahat ang ibibigay natin at ibabalik natin sa harapan ng mga kapareli, galing din sa kanya. Kaya ito yung hamon na ipinamamanin ko sa atin ng mga kapareli. Nais niyang makapasok sa kaharian ng langit, nais niyang makapasok sa makipon ng pintuan, iandog ninyo ang inyong sarili sa isang malinis na sisintan. Sumasang palataya ako sa Diyos na ang may gawa ng langit at ang lupa. Sumasang palataya ako sa Diyos na ang Panginoon nating lahat. Nagkataon tao sa Diyos ng Espiritu Santo, pinanganak na siya sa Mariyang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Ibi, nanaog sa kinaroroon ng mga yumao, ang may tatlong araw umakyat sa langit, nalulugtong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang paririto at humukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hangga. Amen. Inilangan natin pagkalooban tayo ng Ama ng pusong bukas upang patuloyin ang lahat ng tao, mga kapwa, manlalakbay, at mga kasalo sa piling ng Panginoon.
pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga pari at iba pa mga ministro ay magsumikap na sa buhay ang kanilang ipinapahayag nang sa gayoy maging huwarang alagad ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Makita nawa namin mga sumasampalataya ang kaligtasan bilang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway ang mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga nag-iisip na di nila makakayanan ang hirap ng pagpasok sa pinto ng langit ay higit na mapalapit kay Kristong nagligtas sa pamamagitan ng krus. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway ang pamahalaan ay patuloy na tumugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating naghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Makaranas nawa ang mga yumao ng puspusang galang sa makalawit na piging kasama ang mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, tugunan mo kami ng iyong Espiritu upang may pahayag namin na aming sa aming pamumuhay ang iyong kabutihan at kaluwalhatian. Hinihiling namin po sa ngalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen.
Ama namin lumikal, ginagamit mo kami ng iyong pagbubo pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog kaya't sa iyong sambayanan. Ayong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang magbubukod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong maganda ang loob kami iyong ibinubod upang iyong may tapok at kanakailangan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligtan dahil sa aming pagkasalawaan, gumawa ka pa rin ng magandang parami manguna sa amin para ikaw ay balikan. Yan ay yung inamahal na anak ay naging isa sa mga taong ama upang ikawa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.